What's up YouTube? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Guys, nandito ako ngayon, meron akong minute na isang subscriber natin na merong fake pair ng Travis Scott Air Force 1. So actually, ito yung box na yun. So gusto niya kasing i-compare, gumawa ako ng comparison video ng legit tsaka fake na Travis Scott Air Force 1. Kaso nga lang, medyo mahihayin siya. Dito siya sa ngayon sa likod ng camera. Ayaw niya rin magpa-shoutout, ayaw niya banggitin yung pangalan niya, nahihiya daw siya. Pero sabi ko naman sa kanya, ba't ka mahihiya? Okay lang naman na meron kang fake na pair as long as, di ba, hindi mo ginagamit yun sa panloloko. Kung personal yan at inaamin mo na fake yan, okay lang yun, walang problema, basta masaya ka, basta yung pera na ginamit mo ay sayo, hindi ka ng loko, ayos lang yun. Kung yun lang yung kaya ng bulsa mo eh, bakit hindi? But anyway guys, ayun, nandito tayo para i-compare tong dalawang sneakers na to. So let's go, check na natin, simulan natin sa box. So guys, ayan, makikita nyo, ito yung fake pair, ito yung legit pair. Makikita nyo yung legit pair, makikita nyo tong Nike embossed. Dito yung fake pair, medyo printed lang siya, hindi siya embossed. Tapos tong bilog na to, makikita nyo puti, ito kakulay siya nung box. Dito naman sa tag, medyo parehas lang siya, wala naman siyang difference. Now, kung titingnan natin yung ibabaw, makikita nyo talaga yung color ng fake is different from the original. Medyo lighter yung fake pair. Tapos, yung Nike niya na printing, actually ito, hindi siya embossed eh, pero ma-feel mo yung print niya. However, dito naman, it's embossed. So, embossed talaga. So, embossed talaga tong Nike na branding. Ngayon, tignan natin tong side. Dito, embossed na naman yung Cactus Jack. Dito naman sa isang pair, hindi siya embossed, printed lang. So, ito naman yung Cactus Jack na face, hindi rin siya embossed, printed lang. Dito sa isa, original pair, ayan, medyo embossed din siya. Tapos guys, mapapansin nyo itong window na to, yung may Cactus Jack Records over here. Dito eh, medyo pitit, maliit yung window niya, tapos ito medyo bukas pa. Anyway, yan, medyo maliit siya, kumpara mo dito, ang laki oh. So yun guys, ito yung comparison ng box, makikita nyo, mas maliit din yung fake pair compared dun sa legit pair. So ito yung fake, this is the fake, this is the legit pair. So yun yung comparison nung dalawa sa box. So guys, ito yung difference sa loob ng box. Ito yung sa legit pair, ito naman yung fake pair. So kung mapapansin nyo, yung legit pair, medyo maraming branding na nakalagay. Kung ikukumpara mo dun sa fake pair. Tapos yung fake pair, mas malaki yung font compared dito. Then yung quality ng paper, makikita nyo, papansin nyo naman, medyo glossy dito. Parang may wax layer siya. However, dito medyo matte yung dating, matte yung finish. Tapos mas manipis siya guys. Ngayon, tingnan natin yung nasa loob, yung pangalawang paper. Ito, guys, parang papel de hapon lang, ginagamit sa pastillas. Yun yung ginamit na papel dito. However, dito naman, medyo, syempre, legit to, original. Yung ginamit na papel, medyo parang, ano, parang wax paper or yung ginagamit pang baking, di ba? Kasi legit. Anyway, so yun guys, yun yung difference ng dalawa sa loob. Nakita na natin yung box, nakita na natin yung paper sa loob. Ngayon, tignan na natin yung sapatos. Halata ba kung alin yung orig tsaka fake? Obvious ba? Tingnan nyo na mabuti. Pag unang tingin, mapapansin nyo ba kung alin dyan yung urig tsaka saan dyan yung fake? Medyo mahirap siya guys. Medyo nagulat din ako. Kung titignan mo siya na mabuti, medyo nakakagulat siya na mas kuha yung mga details nitong sapatos na to. Pero malalaman mo lang siya if you really look into it closer. So yun yung gagawin natin ngayon para ma-distinguish kung alin ba yung fake tsaka legit pair. So ngayon, start natin dito sa extra laces, no? Yung legit na pair na pinahiram sa atin, ito yung itsura ng extra laces niya. So meron din siyang Nike branding. Pero tingnan nyo yung laces. Medyo sabog yung pagkakalagay dun sa plastic. Tsaka napansin ko yung plastic niya medyo malambot na plastic. Tapos compare natin siya dito. Ito medyo mas makapal yung plastic, ito yung legit na pair. Medyo mas makapal yung plastic niya. Tapos mas medyo ayos ng konti yung laces niya. 'Di ba? Hindi lang siya naka-rolyo. Pero 'yun guys, ito yung pinagkaiba nila. Pares naman silang may Nike, 'di ba? Mas malaki tsaka mas medyo
quality yung ginamit na plastic dito compared dito. So yan yung start, guys. Now, let's move on dun sa mga more detail ng stickers na to para mas madali nating malaman kung legit o hindi. Simulan natin dito sa shroud. So yun, guys, titignan nyo yung shroud, halos parehas na parehas, yung material na ginamit parehas na parehas. Diba? Pero titignan nyo yung korte. Medyo ito, may pagka hindi masyadong pronounce yung pagka paliit niya, yung parang cone shape niya. Medyo parang halos buong size, parehas yung size from top to bottom. Unlike here, sobrang kitang-kita mo na mas malaki tapos paliit siya talaga, di ba? Tapos yung zipper niya, guys, parehas na parehas, oh. Tingnan niyo. Yung zipper niya parehas na parehas, di ba? Parehas silang may YKK dun sa baba. Ewan, kita nyo. Pero, yun. Ngayon, next natin titingnan, bukod dun sa upper niya, dito sa shroud, ay yung loob. So, sa loob, yung laces niya, guys, parehas na parehas. Kita nyo yung laces. Parehas na parehas. So, yun. Walang pinagkaiba sa laces, guys. Ngayon, guys, tingnan naman natin sa toe guard niya, ito. Yan, tsaka ito. Kung titignan nyo, guys, alam nyo ba kung saan dito yung legit tsaka yung fake? Syempre, mapapansin nyo sa box, mas maliit tong isa, di ba? So, yun, ito yun, actually, ito yung fake. Ito yung legit. So, kung titignan nyo, hindi natin mabuti, ha. Ito, mas medyo pabilog yung cut, yung stitching niya. Ito, medyo mas manipis ng konti. Hindi siya masyadong bilog na bilog, di ba? Tapos, kung titignan nyo yung suede material niya, ma-hairy siya parehas, pero parang mas balbon to. Tsaka mas makapal yung suede niya no sa fake compared dito, 'di ba? So yun yung isang palatandaan. And then tingnan niyo tong leather. Tingnan yung leather niya. Maganda yung pagkakagawa ng leather niya. Dito, actually medyo maganda rin. Pero ang napansin ko lang dito, guys, napansin ko lang diyan, wala yung parang mga, yun o, nakita nyo ba yan? Yung mga white na parang ganun-ganun. Dito wala. Pero halos parehas siya ng kulay, guys. Parehas sa parehas ng kulay. So yun, now let's move dun sa side, yung corduroy na side. So ito, yung corduroy niya, makikita nyo, medyo madumi yata ito. Yun, pagka fake, minsan madumi din, dalawa lang. But anyway, tinan nyo yung corduroy niya. Ito yung fake. Ito yung legit. So siguro nagkakatalo lang siya ngayon sa pagkita nyo dahil sa kulay, pero pag tinignan nyo siya ng magkatabi, mapapansin nyo na medyo lighter ng konti itong fake pair. Lighter, sobrang konti lang ng difference. So, nagpalit ko sila ng posisyon. Ayun o, halos parehas na parehas din siya, guys. Ngayon, let's move on dun sa black. So yung black na corduroy, as you can see, ayan yung black na corduroy niya, ito yung sa fake pair. Ito naman yung sa legit pair. So ayun, guys, medyo parehas na parehas din, walang pinagkaiba. Ngayon tingnan natin yung swoosh na camo. Magkaiba yung pattern nila pero camo pa rin. So I'm not sure kung each na Travis Scott parehas yung eksaktong yung pattern nila or magkaiba din. Pero based on here sa legit pair tsaka dun sa kabilang side na legit pair, magkaiba sila. So I doubt it na pare-parehas naman ang pattern nitong camo. Pero kung titingnan nyo dito, same material din yung ginamit nila, canvas, diba? Tapos camo print din, mukhang quality rin yung pagka-print nito, guys. So yun, so parehas din, guys, parehas na parehas, di mo mapapansin. Ngayon dito sa burlap, itong green na burlap, kung titingnan nyo, ito yung sa legit pair, ha? Medyo, ewan ko lang, ha, pansin ko parang medyo sabog yung pagkakapintura dun sa burlap. Medyo malabo siya ng konti. Kung i-compare nyo siya dito, ito ang kapal ng pintura nung sa burlap na green. Tandaan nyo, guys, this is the fake pair, ha? Ito yung fake pair. Tingnan nyo naman, parang mas mukhang urig pa siya kasi nga ang kapal nung pintura dun sa burlap. As to here, nasa legit, medyo kupas, parang kupas, medyo malabo.
Now check natin yung sumunod na burlap, itong medyo teal na color. So nandiyan yung Cactus Jack Records na logo. So ito may pagka red or maroon yung pagka print niya. So ngayon tingnan natin sa kabila. Ito naman yung burlap nung fake pair. Kung mapapansin nyo, ito medyo hindi red, may pagka brown. Yun, may pagka brown yung pagka print, pero parehas na parehas guys yung ginamit na material. So medyo panalong panalo yung material na ginamit dito sa printing nagkatalo. So now next, tingnan natin itong side ng heel, yung yellow na to. So guys, parehas na parehas yung kulay. Parehas na parehas yung kulay. Medyo yung pagka-print nito, ito yung legit pair guys ha. Tandaan nyo, ito yung legit pair. Halos parehas din ng printing nyo. Diba? Halos parehas sila ng printing nito. Ngayon, tingnan nyo yung stitching dun sa dito sa parang strap sa likod. Medyo makapal yung stitching niya dito sa brown na nylon compared dito na medyo manipis lang. Ito yung thick pair ha? Ito yung manipis na stitching lang. Mas makapal yung stitching dun sa legit na pair. So yun. Ngayon, tingnan natin itong heel tab guys. Dito yung medyo pansin. Tingnan nyo. Ito yung wool na heel tab. So kung makikita nyo guys, hindi siya masyadong mabuo. If ko-compare mo siya dito, ito naman masyadong naghihimulmul na. Diba? Masyadong himulmul yung wool na ginamit dito sa heel tab ng fake pair compared sa legit pair. Yung legit pair, medyo malinis yung pagkakagawa. Okay? So ngayon, let's move on dito sa kabilang side naman ng heel. Ito yung medyo parang pagka-gold na kulay. Diba? Saka tingnan na rin natin itong button dun sa strap ng brown na canvas. So yun guys, ito yung fake pair. Sorry, ito pala yung legit pair. This is the legit pair. So titingnan nyo yung pagka-pintura niya. Compared, parehas siya. Consistent siya yung pintura niya. Parang katulad dun sa mga ibang burlap. Diba? If you compare it here, consistent din. Pero ito naman talagang consistent na mas makapal siya. Yung pagka-paint mas makapal. Ngayon, regarding dito sa MC, yung Missouri City, so parehas naman yung font na ginamit, parehas na parehas, mukhang walang pinagkaiba dun sa button, no? So yon. Now let's move on to tong dito sa susunod, yung medyo mas darker na burlap. So ito guys, ito yung nasa legit pair. Pag nakita nyo dito, medyo mas makapal na yung paint na ginamit nila. So hindi na siya kasing nipis nung mga nakalipas na painting, di ba, ng twigs or ng branches. If you compare it here, halos parehas na guys. Parehas na parehas na sila. Halos wala nang pinagkaiba. Ito yung fake pair guys ha. Wala nang masyadong pinagkaiba dito sa panel na to ha. Yun. So sunod natin yung susunod na burlap, yung medyo mas darker na panel ng burlap. So may pagka yellow din siya na gold na light brown. So dito naman guys, nakikita nyo yung Travis Scott Records, medyo hindi maganda yung pagkaka print ng white na paint. If you check it here, parehas pa rin sila ng kulay ng burlap, pero ganoon din, hindi rin ganun kaganda yung pagkaka print dito. Pero mas predominant na makikita nyo itong nasa legit pair compared dun sa fake pair. Now when it comes to the swoosh, ito yung ginamit nila. This is the canvas material na parang tan. So guys, parehas na parehas lang. Wala akong nakikita ng difference. Pati sa stitching, parehas na parehas lang. So isunod na natin itong parang purple na burlap. So dito naman, meron din Cactus Jack na records na nakasulat. Dito, sa legit pair, medyo parang kupas yung pagka-print. Tingnan mo, hindi mo na masyado mabasa yung records, no? Yung TY na lang sa taas. However, here, meron ditong KTY, di ba? Sa kabila, TY lang. Pero, I'm not sure kung talagang eksaktong-eksakto yung pagka-print niyan. Kasi I'm sure malaking tela to, tapos kinat-cut na lang nila eh.
So, pero yung printing, makikita nyo dito sa fake pair, basa, medyo nababasa nyo pa yung records. Dito sa kabila, medyo hindi mo na mabasa, medyo kupas na yung pagka-print. Diba? So ngayon guys, move tayo dito sa canvas na navy, diba? So yun, makikita nyo, normal siya, medyo pangit pa nga yung pagkakadikit dito. Kita nyo yung mga glue stains. Compared dito sa fake pair, malinis yung pagkaka ano, walang glue stains, diba? Pero ang napansin ko lang guys, yung stitching talaga dito mas makapal. Sa yung sinulid na ginamit parang mas makapal compared dito sa fake pair, mas manipis ng konti. So yun, medyo naikutan na natin sila guys. Ito, tingnan naman natin dito sa lace holder. So itong lace holder, suede material din, medyo mabuhok pa parehas nito, diba? Ngayon tingnan natin dito, halos parehas din, medyo mabuhok din to guys. Medyo mabuhok. So ito almost the same. Now let's move on dito sa leather naman. So parang elephant skin yung leather nito guys, eh. Kung makikita nyo. However dito, parang wala. Wala siya, hindi siya elephant skin. Para lang siyang leather na nilagay. So doon nagkatalo. Ito may pagka elephant skin, no? Ewan ko napapansin nyo. Ito, wala. So isa yan sa mga mapapansin natin na pag kinumpare natin itong dalawang to. So ngayon move tayo dun sa kabilang side kasi meron pa ibang material dito. So same lang naman tong suede material, pero itong fake na leather din dito or suede ba to. Ayan, makikita nyo dyan. However sa kabila, yung nakita nyo, parehas din pala. This is the insole. So this is from the fake pair and this is from the legit pair. So as you can see, the fake pair has a stripe on this panel over here, while on the legit pair it doesn't have any stripes. So yeah, this is the difference, fake, legit. So anyway, yun yung mga difference niya sa upper, di ba? So guys, again, ito yung fake pair, ito yung legit pair, ito yung legit pair, di ba? Ngayon tingnan natin sa harap, pag pinagharap natin, ang pinagtabi natin sila, yung korte ng sapatos, parang mas malapad yung fake pair compared sa legit pair. Diba? Tapos kung titignan nyo naman dito, parehas lang. Yung mga stars niya, ito yung sa legit pair. Ito yung sa fake pair. Halos parehas. Yung cut dito, wala naman pinagkaiba. Wala naman problema. Diba? Tapos yung stitching na light green or parang mint green. So ito yan, dito sa fake pair. Ito naman yung sa legit pair. So almost parehas, pero parang may pagka mas predominant, mas pansin yung pagka green nung nasa legit pair kesa dito. Yun. So ngayon, tingnan natin yung ilalim niya. So ito yung fake pair guys. Ibababa, iaano ko na lang. So this is the fake pair, ha? Then ito naman yung legit pair. Guys, meron ba kayo nakikita ng pagkakaiba? Wala, di ba? Wala nang pagkakaiba, halos parehas na parehas. So basically guys, ha, based on sa buong sneakers na to, konti lang yung palatandaan natin na kung alin yung urig tsaka fake. And number one na giveaway is itong heel tab. Diyan natin malalaman sa heel tab magkakatalo minsan, 'di ba? Pero I'm not sure kung yung iba baka nagasgas din, ganyan na rin yung itsura, 'di ba? Apart from that, itong leather na ginamit, yung pagka gray or teal na leather na ginamit dun sa lace holder, kasi yung sa legit pair pagka elephant skin, ito wala. So yun. So actually guys, yan lang yung nakikita natin na difference ng fake at legit nitong Travis Scott. So medyo kuwang-kuwa na siya guys, kuwang-kuwa na siya. So yung mga nagka-try na bumili ng legit pair, bibili lang kayo sa hindi nyo kakilala at hindi nyo talaga trusted, medyo mag-ingat kayo kasi medyo kopya-kopya na talaga siya, 'di ba? Baka may manluloko diyan, sana naman wala. 'Di ba? Okay lang naman, sabi ko nga, na bumili ng fake pair as long as hindi kayo nanluloko or hindi kayo naloko. Pero kung medyo ano kayo,
maluloko kayo eh. Nako, karmahin na lang sana kayo, di ba? So yun guys, so ito yan. About it, I hope meron kayong natutunan kung paano mag-legit check ng Travis Scott Air Force One. Sana marami kayong natutunan sa mga binigay ko sa inyong mga details. Pero medyo mahirap siya guys, medyo madali lang para sa akin kasi meron akong legit pair na pagkukumperan. Pero kung wala kang legit pair na pagkukumperan, medyo mahirap. Mahirap talaga. So yung i-remember lang or panoorin nyo na lang ulit yung mga giveaways na sinabi ko kung paano mo talaga matitake, like yung sa heel tab tsaka yung leather dito. So yun lang guys, sana nag-enjoy kayo dito sa video na to at sana panoorin nyo rin yung English version. Tapos sabihin nyo sa akin kung anong mas okay. So guys, that's about it. I hope you enjoyed this video and if you do, please press the thumbs up button down below and if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Until next time.